Ang pag-ibig ng isang tao ay hindi dapat pinipilit, lalo na kung hindi ikaw ang pinili. Ang pwede mo na lamang gawin ay ang tahimik siyang mahalin mula sa malayong tingin. Pero hanggang kailan mo nga ba kakayaning mahalin ang isang tao na wala man lang kahit na anong pagtingin para sa iyo? Dear Papa Dudut, may point sa buhay natin na nagagawa nating mahalin ang isang tao kahit na hindi tayo ang pinili nila. Hindi naman kasi tayo nagmamahal para pilitin sila na mahalin tayo pabalik. At kung magagawa nilang suklian ang pagmamahal natin ay bonus na lamang yon para sa puso nating handang magmahal ng tahimik. Papa Dudut, bago ko simulan ang medyo madrama kong sulat ay nais ko munang batiin kayo ng isang magandang gabi. Sana ay nasa mabuti kayong lagay at kalusugan sa oras na binabasa ninyo ang sulat ko na ito. Dahil sa totoo lang ay sobrang nakagagaan sa pakiramdam sa tuwing makakapakinig ako ng kwento dito sa inyong YouTube channel. Madalas kasi akong naiiyak sa mga sulat na inyong binabasa at nai-inspire sa kwento ng buhay ng ating mga kastorya. Papa Dudut, ako nga pala si Arvic, 34 years old. Nagtatrabaho bilang quality control inspector at nakatira dito sa Makati. Naalala ko na matagal na rin akong walang naging karelasyon noon, Papa Dudut. Bago lang kasi ako sa trabaho ko nang mamatay ang tatay ko at kinailangan kong pag-arali ng apat kong nakababatang kapatid. Wala rin kasing trabaho ang nanay ko dahil mahina na ang kanyang katawan. Sa awa ng Diyos ay naitaguyod ko naman ang pag-aaral ng mga kapatid ko at nakatapos silang lahat. Doon po nagsimulang guminhawa ang aming buhay kahit na papaano. Nakapangasawa na ang dalawang kapatid ko na sumunod sa akin at ang dalawa ay may kanya-kanya namang karelasyon. Doon na rin nagsimulang mag-usisa si nanay tungkol sa buhay pag-ibig ko. Dahil matagal-tagal na raw na wala akong ipinakikilala sa kanya na girlfriend ko. Bukod sa naging busy kasi ako noon sa pagtatrabaho ay medyo pihikan din po ako pagdating sa babae, Papa Dudut. Kaya siguro ay nakontento na lamang ako na tumakbo ang oras ko sa bahay, trabaho, simbahan at sa isang maliit na kapihan na madalas kong tinatambayan noon. Hanggang sa isang araw ay may babae na sa wakas ay nakakuha ng atensyon ko. Madalas ko siyang nakikita noon sa kapehan na tinatambayan ko. Hindi naman ako palagi sa kapehan na yon dahil maliit lamang yon at kaunti lang ang lamesa at ang upuan. Gusto ko lang talaga ang timpla ng kape noon at gusto ko lang ding makita ang babaeng nakakuha ng pansin ko. Minsan ko lang din siyang nakikita sa lugar na yon, Papa Dudut. Kaya nga sinusulit ko ang mga oras na nakikita ko siyang nagkakape doon. Pero nang makita ko siyang umiyak habang mag-isa sa pwesto niya ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na lumapit sa kanya. Inabutan ko siya ng tissue at isang baso ng tubig. Dahil sa ginawa ko ay hindi na niya napigilan ang sarili niya na magkwento ng bigat na nararamdaman niya tungkol sa boyfriend niyang bigla na lamang nakipaghiwalay sa kanya. Sinabi niya na nakatanggap siya ng text mula dito at sinasabi na tapos na raw ang relasyon nilang dalawa. Nagawa pa naman daw niyang patawarin ito ng ilang beses dahil sa pambababae tapos ay bigla rin daw palang makikipaghiwalay sa kanya. Kaya hindi na niya matanggap ang bagay na yon. Ilang beses ka na palang niloko, eh bakit nagagawa mo pa rin siyang patawarin noon? Tanong ko. Wala eh, ganun talaga siguro kapag sobrang mahal mo ang isang tao. Mapapatawad at magpapatawad ka kahit magmukha ka ng tanga sa iba. Ilang beses na akong sinasabihan ng mga kaibigan ko na huwag ko na raw siyang balikan pero kung anong tigas ng ulo ko, yun naman ang lambot ng puso ko para kay Joey. Medyo naiiyak pa na kwento niya. Joey bang pangalan ng gago mong ex-boyfriend? Sorry ha, hindi ko napigilang magmura dahil sa nalaman ko tungkol sa kanya. Alam mo kasi kapag nagmamahal ka, dapat patas palagi para sa sarili mo. Wala naman problema kung ilang beses kang magpatawad pero may limitations ang lahat. Ang pagmamahal,
hindi na nagiging tama kapag wala ka ng tinitira para sa sarili mo. Kaya kahit gaano mo kamahal ang isang tao ay dapat na palaging mas mahal mo pa rin ang sarili mo. Ang payo ko naman sa kanya. Ang daling sabihin pero ang hirap gawin. Minsan nga iniisip ko na kaya ko naman talagang gawin yung sinasabi mo pero ma-imagine ko pa lang ang sarili ko na wala na sa akin si Joey. Pakaramdam ko ay mamamatay na ako. Malungkot na turan niya. Pero buhay ka pa rin naman hanggang sa ngayon, hindi ba? Kahit tinext ka na niya na tinatapos na niya ang relasyon ninyong dalawa. Ibig sabihin ay kaya mo. Kaya mo mabuhay nang hindi siya kasama. Ang sabi ko naman. Medyo tama ka sa sinasabi mo. Ilang beses na rin naman kaming nag-break eh. Ako lang talaga ang pilit na umaayos ng lahat sa aming dalawa. Dati talaga ay naglulupasay pa ako sa tuwing nakikipaghiwalay siya sa akin. Ngayon masakit pa rin naman pero hindi na kagaya ng dati. Pero sana kayanin ko talagang hindi gumawa ng paraan para makipagbalikan sa kanya. Salamat ha, ang wika niya. Wala yun. Since nagawa ko naman ang part ko bilang stranger sa araw na to, eh baka pwede rin ako makipagkilala sa iyo. Arvic nga pala ang pangalan ko. Pakilala ko sa sarili ko. I'm Nina, salamat ulit sa iyo Arvic ha. Tugon naman niya. Papadudod, sa unang beses ng pag-uusap namin ni Nina at sa kapihan na yon ay parang isang eksena sa pelikula. Isang eksena sa buhay ko na hindi ko alam na pwede palang mangyari. Yung lalapitan, kakausapin at iko-comfort ko ang isang babaeng medyo matagal ko nang nagugustuhan. At inihiling ko talaga noon na sana'y magkaroon ng magandang katapusan ang simula ng kwento naming dalawa. Mas maamo ang mukha ni Nina sa malapitan, Papa Dudut. Malambing din siyang magsalita at maganda talaga siya. Maikling oras lang ang naging pag-uusap namin pero ramdam ko talaga noon kung gaano niya kamahal ang ex-boyfriend niya. Sa bawat minuto kasi na magkausap kami para siyang palaging nagpipigil na umiyak. At nasasaktan ako sa tuwing mapapansin ko ang luha sa mga mata niya. Sa ilang beses kasi na nagkaroon ako ng karelasyon noon, Papa Dudut, ay never akong nanakit ng babae, mapapisikal o emosyonal. Kaya naiinis talaga ako kapag may kakilala akong babae na sinasaktan o niloloko ng mga boyfriend nila. At iniisip ko talaga noon na sana ay hindi na balikan pa ni Nina ang ex-boyfriend niya. Pagkatapos naman ng pagkikita naming yon ni Nina ay naging busy ako sa trabaho. Kaya nawalan na ako ng oras na tumambay sa kapehan na yon, Papa Dudut. Pero ng mga araw na yon ay hindi nawala si Nina sa isipan ko. Kaya na magkaroon ulit ako ng libreng oras ay pumunta ako sa lugar na yon para magkape at magbaka sakali na makita ko ulit siya, Papa Dudut. May ilang minuto na ako doon at malapit nang maubos ang kape ko nang lumapit sa akin si Nina at batiin niya. Maliwalas ang mukha niya ng araw na yon. Malayo sa Nina na huli kong nakita at nakausap. Umupo siya sa katapat kong upuan at nagkwentuhan kami ng mga nangyari sa mga nakalipas na ilang araw. Masaya talaga ako na nakita ko siya ulit pero hindi ko inaasahan ang sumunod niyang sinabi. Na nagkabalikan na raw sila ni Joey, Papa Dudut. Nagkabalikan na kayo ng ex-boyfriend mo? Tanong ko kahit malino kung narinig ang sinabi niya. Oo, boyfriend ko na ulit siya. Last week lang kami nagkabalikan pero hindi ako ang sumuyo sa kanya. Siya ang mismong pumunta sa place ko para humingi ng sorry at makipagayo sa akin, sagot niya. Nakipaghiwalay na ba siya doon sa babaeng naging dahilan kung bakit siya nakipag-break sa iyo noon? Muling tanong ko. Oo raw, naguluhan lang naman daw siya nang makipaghiwalay siya sa akin noon. Pero ako pa rin daw ang mahal niya kaya ako ang pinili niya. Ang galing no, sinunod ko lang ang payo mo na huwag na muna siyang balikan at kausapin. Pero mukhang tadhana naman ang gumawa ng paraan para bumalik siya sa akin, ang wika niya. Hindi lahat ng bumabalik ay dapat tinatanggap ulit, lalo na kung ilang beses ka na niyang sinaktan nung una pa lang. Pero desisyon mo pa rin naman yan.
Doon ka pa rin sa kung ano ang magpapasaya sa'yo, nakangiting sabi ko sa kanya. Tama ka, Arvic. Kasi kung masaktan man ulit ako, at least wala akong ibang tao na sisisihin kung hindi ang sarili ko lang. O sige, alis na rin ako ha. Napadaan lang talaga ako nang makita kita dito kaya lumapit ako. Salamat ulit ha. Tura naman niya. Papa Dudut, hindi ko pa naman talaga masyadong kilala si Nina. Ilang beses ko pa lang siyang nakikita at dalawang beses pa lamang kaming nagkakausap noon. Pero aaminin ko na nasaktan na talaga ako nang malaman ko na nagkabalikan na silang dalawa ni Joey. Pagkatapos kasi ng unang pag-uusap namin noon ni Nina ay ilang beses din akong nanalangin na sana'y hindi na sila magkabalikan pa. Pinagdasal ko na sana'y hindi na siya balikan pa ni Joey. Selfish na kung selfish, pero ang gusto ko lang talaga noon ay mabigyan ako ng chance na may paramdam kay Nina na may ibang tao na nahandang mahalin siya ng totoo. Yung lalaking hindi siya sasaktan, mas iingatan siya at mas mamahalin siya. Pero siguro nga, Papa Dudut, kapag masyadong makasarili ang isang dasal ay hindi masyadong pinakikinggan ng Diyos. Dahil hindi nagkatotoo ang hiniling ko sa kanya. Pero ayos na rin yon. Iniisip ko na lamang na siguro ay mas magiging masaya si Nina kapag si Joey ang boyfriend niya. Pinagdasal ko na lamang din noon na hindi man ako nabigyan ng pagkakataon na mahalin niya. Sana hindi na niya maranasan ulit ang sakit sa desisyon na pinili niya para sa sarili niya. Papa Dudut, hindi na muna ako ulit pumunta pa sa kapehan kung saan kami nagkita ni Nina. Gusto ko rin kasing makapag-move on kaagad mula sa munting kirot na nararamdaman ko noon nang dahil sa kanya. Kahit nami-miss kong makita ulit siya at makausap ay pinigilan ko ang sarili ko na gumawa ng paraan para makita siya. Pero kung kailan naman nararamdaman ko na nakalimutan ko na siya ay saka naman parang biglang lumiit ang mundo ko para sa aming dalawa. Naging magkatrabaho kami ni Nina sa pabrika kung saan ako naka-assign, Papa Dudut. Nagkagulatan pa nga kami nang magkita kami sa production area. Masaya kaming nagbatian bago pumunta sa kanya-kanya naming trabaho at ng mga oras na yon, Papa Dudut, ay hindi ako masyadong nakapag-concentrate sa ginagawa ko dahil sa sobrang saya na nararamdaman ko nang makita ko ulit si Nina. Nalaman ko rin noon na bago lang pala siya sa pabrika namin at hindi malayo ang pwesto niya mula sa opisina ko. At dahil halos kapareho kami ng schedule sa trabaho, ay madalas kaming nagkakasabay na kumain ng tanghalian at merienda. At yon ang naging simula na maging malapit kami sa isa't isa bilang magkaibigan, Papa Dudut. Madalas kaming magkasama sa break time at nagkukwentuhan ng iba't ibang bagay. Alam ko na nga noon ang tungkol sa love story nila ni Joey, kung paano yon nagsimula at kung ilang beses nang muntik ang masira at matapos. Sa totoo lang ay nasasaktan ako kapag yon ang topic ng usapan naming dalawa. Pero dahil gusto ko talaga na magkasama kaming dalawa ay pilit ko yon na hindi pinapahalata sa kanya. Ang mahalaga naman kasi sa akin ay yon ay yung alam ko na masaya si Nina, Papa Dudut. At kapag naramdaman ko na si Joey talaga ang mahal niya ay pipiliting ko na rin na maging masaya para sa kanya. Ayun nga lang ay hindi pa rin pala nagbabago ang gago niyang boyfriend dahil minsan kong naabutan si Nina na umiiyak sa kantin. Kinuwento niya sa akin na nahuli niya raw si Joey na may kasamang ibang babae sa loob mismo ng bahay nito at nakakumot lamang. Palak pa naman daw sana niya itong sorpresahin pero siya raw pala ang mas masosorpresa dahil sa mga nakita niya. Akala ko talaga kaya na niyang magbago. Hindi ito ang unang beses na nahuli ko siya na may kasamang ibang babae. Pero ang sakit pala kapag nahuli ko siya sa loob mismo ng pamamahay niya. Ang sakit na makita sila na parang kakatapos lang sa kalaswaan na ginagawa nila. Ang sakit pala malaman na parang hindi na talaga kayang magbago ni Joey para sa akin. Umiiyak na wika ni Nina. Hindi kanya dapat sinasaktan ng ganyan. Hindi talaga siya marunong mag-ingat at magpahalaga sa pagmamahal na binibigay mo sa kanya. Naiinis na sabi ko. Ewan ko ba kung ano pa ang kulang sa akin.
ano pa bang dapat kong gawin para hindi na niya ako lokohin. Pero baka nga tamang mga kaibigan ko. Baka tama sila na hindi na talaga kayang magbago pa ni Joey ang wika naman niya. May mga tao lang talaga na hindi marunong makontento, Nina. At siguro ay isa na doon ang ex-boyfriend mo. May gagawin ka ba bukas? Tanong ko sa kanya. Wala naman. Bakit mo tinatanong? Patanong na sagot niya. May pupuntahan tayo bukas since wala naman tayong pasok sa trabaho. Tutulungan kitang ipaalala sa iyo na mahalaga ka at dapat na pinapahalagahan mo ang sarili mo kaysa sa ibang tao. Na dapat ay hindi mo sinasayang ang oras mo para sa isang gago na kagaya ni Joey. Tugon ko naman sa kanya. Papa Dudut, kung kasama lang siguro namin si Joey na mga oras na yon ay baka nabugbog ko na talaga siya. Naiinis ako sa ginagawa niyang pananakit sa feelings ni Nina. Gusto kong iparealize kay Joey kung gaano siya kaswerte na nasa kanya na ang mahal kong si Nina. Pero dahil sa hindi ko magagawa yun ay si Nina na lamang ang tutulungan ko at ipaparealize ko sa kanya ang kalagahan niya bilang isang babae. Na hindi niya dapat hinahayaan ang sarili na masaktan para lamang sa isang kagaya ni Joey. Siguro nung una ay awa talaga ang naramdaman ko para kay Nina dahil alam ko na nga na ilang beses na siyang niloko ni Joey, Papa Dudut. Pero habang tumatagal ay mas lumalalim na ang kung anumang espesyal na nararamdaman ko para sa kanya. May mga oras na hinihiling ko na kapag dumating ang panahon na kailangang mamili ni Nina sa aming dalawa ni Joey, sana ako ang piliin niya. At sinabi ko noon na kapag nangyari yon ay mas mamahalin ko siya ng higit pa kanino man. Kinabukasan nga, Papa Dudut, ay sinundo ko si Nina at namasyal kaming dalawa. Pumunta kami sa mga lugar na alam kong kahit papaano ay mag-i-enjoy siya at makakalimot sa sakit na nararamdaman niya. Nag-food trip hanggang sa halos patapos na ang araw nang bumiyahe kami sa Batangas. Hindi ko kaagad sinabi sa kanya noon kung saan kami pupunta. Ang sabi ko lang ay tutulungan ko siya ulit na mabawasan ang kirot sa puso niya. Masaya kaming nagkwentuhan habang nagdadrive ako, Papa Dudut, hanggang sa makatulog na siya sa kinakaupuan niya at nang maipit kami sa traffic, malaya kong napagmasdan ang mukha ng babaeng hinihiling ko noon na sana ay magawa rin akong mahalin balang araw. Sakto naman ang dating namin sa lugar na nais kong puntahan namin ni Nina dahil papalubog na ang araw. Yun talaga kasi ang gusto ko na ipakita sa kanya. Ang ganda talaga pagmasda ng sunset, no? Ang wika ni Nina. Sinabi mo pa, ang sunset kasi parang buhay ng tao. Nire-remind ito sa atin na lumubog man tayo sa bigat ng problemang pinagdaraanan natin, may sunrise pa rin na palagi naghihintay sa atin kinabukasan, tugon ko. Ang hirap naman kasing makabangon kapag lumubog ka na. Parang ang hirap kalimutan lahat ng sakit na dulot ito sa atin. Medyo naluluhang sabi niya. Lahat naman na nangyayari sa buhay natin may dahilan eh. At palaging may good at bad side ang mga dahilan na yon. Depende na lamang kung saang anggulo natin titingnan. Basta ang isipin mo anumang mapait na nangyayari sa buhay mo ngayon, palagi yang may kapalit na masaya. Dobling saya para matapalan nito ang lahat ng pait na nararamdaman mo nang dahil sa minsang paglubog mo, ang wika ko. Sana kasi ganun lang talaga kadali ang lahat. Yung gigisingin ka kasabay ng sunrise na limot mo na ang lahat ng sakit at pait sa dibdib mo. Pero hindi eh, kasi palaging may naiiwang malalim na peklat sa mga oras na nasasaktan tayo, ang tura niya. Hindi mo naman kailangan kapain kung gaano kalalim ang peklat na naiwan sa iyo eh. Hindi mo rin kailangan pilitin at tanggapin ang lahat kahit na hindi mo pa talaga kaya. Hindi mo kailangan na magpanggap na hindi ka na nasasaktan, Nina. Kaya nga sinamahan kita sa buong araw ngayon eh. Dahil ang gusto ko ay makalimutan mo ang sakit kahit sandali lang. At gusto ko rin natulungan ka na makalimutan si Joey, ang wika ko. Ilang beses ko na rin naman siyang sinubukan na kalimutan noon. Pero bumabalik at bumabalik pa rin sa kanya kasi nga sobrang mahal ko siya.
Bakit ba kasi ang hirap kalimutan ang lecheng pagmamahal na to? Bakit ang hirap iwanan ang taong mahal mo? Muling naiiyak na tanong niya. Mahirap kasi talagang kalabanin ang puso lalo na kapag mali tayo ng tao na piniling mahalin. Kung bakit naman kasi may mga kagaya pa ni Joey na hindi marunong magpahalaga ng isang tao? Sagot ko sa kanya. Papa Dudut, kinumbinsa ko si Nina na isigaw sa dagat ang lahat ng hinanakit niya kay Joey. Sinabi ko na makakatulong yon para gumaan ang pakiramdam niya. Ilang saglit pa bago niya sinunod ang payo ko at umiiyak na sumigaw sa dagat, nakakalimutan na niya si Joey. Na sa pagkakataon na yon ay sarili naman niya ang pipiliin at mamahalin niya. Papa Dudut, sobrang hirap pagmasdan ni Nina na umiiyak na mga oras na yon. Alos mapaluhod na nga siya at yakap ang kanyang sarili habang humahagulhol at sumisigaw. Hindi ko na rin napigilan pa ang sarili ko noon na mas lapitan siya at yakapin. Sinabi ko sa kanya na umiiyak lamang siya ng umiyak at walang pipigil sa kanya. Ilabas niya ang lahat ng sakit at bigat na nararamdaman niya hanggang sa maubos yon. Sinagot naman ni Nina ang mga yakap ko, Papa Dudut. At magkahalong saya at lungkot ang naramdaman ko noon. Saya kasi nagagawa kong yakapin ang babaeng mahal ko at lungkot dahil alam ko na sobra siyang nasasaktan ng mga oras na yon. Habang yakap ko siya noon, Papa Dudut, ay mas lumakas ang panalangin ko sa loob ng isipan ko na sana'y magawa ng kalimutan ni Nina ang ex-boyfriend niya. Magawa na sana niyang kalimutan ang lahat ng sakit na ibinigay nito sa kanya. At sa oras na magawa niya ng mahalin ang sarili niya, sana'y mabigyan ako ng chance na maiparamdam ang pagmamahal na tinatago ko para kay Nina, Papa Dudut. Papa Dudut, pagkatapos iyak at isigaw ni Nina sa dagat ang lahat ng hinanakit niya kay Joey, sinabi niya na gumaan talaga ang pakiramdam niya. Nakangiti na siyang naglakad kasabay ko pagbalik ng kotse. Kumain din muna kami sa isang restaurant at pagkatapos ay inihatid ko na siya sa bahay nila. Medyo nakakapagod ang araw na yon, Papa Dudut, pero para sa akin ay sulit ang bawat minuto na kasama ko si Nina. Lalo na nang makauwi na ako at makatanggap ng text mula sa kanya bago ako matulog. Nagpasalamat siya noon dahil naging isang malaking tulong daw ako sa kanya para sa araw na yon. At sana raw ay makabawi siya sa akin. Sinagot ko naman siya na hindi niya kailangang bumawi dahil masaya ako na natulungan ko siyang mas ma-appreciate ang sarili niya. Masaya ako na napanggaan ko ang loob niya. Mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa pagkatapos ng araw na yon, Papa Dudut. Literal na madalas na kaming magkasama kapag hindi oras ng trabaho. Palagi kaming kumakain sa labas, namamasyal at sabay ding nagsisimba tuwing araw ng Linggo. At dahil doon ay mas lumalim din ang pagmamahal na nararamdaman ko para kay Nina, Papa Dudut. Akala ko talaga noon ay malaki na ang pag-asa na mapansin ni Nina ang espesyal na nararamdaman ko para sa kanya. Kaya lang kung kailan nagiging malalim na ang pagmamahalan namin at samahan, ay saka naman biglang i-exen ang muli si Joey sa aming dalawa. Kalalabas lang namin ang building at planong kumain muna sa may malapit na restaurant bago umuwi. Kaya lang ay bigla namang sumulpot si Joey at sinabing eto na raw ang maghahatid kay Nina pa uwi. Nakita ko rin ang pagkagulat sa mukha ni Nina kaya hindi ako pumayag na sumama siya dito. Pero naging mapilit si Joey at hinawakan pa sa kamay si Nina bago ito pilit na hinila. Sa pagkakataon na yon ay hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na bawiin ang kamay niya, pero nang hindi ko pa rin magawa yon at hindi pa rin yon bitawan ni Joey ay bigla ko na siyang nasuntok. Kasunod noon ay ang bigla namang pagsampal sa akin ni Nina na sobrang kinagulat ko. Bakit mo ako sinampal, Nina? Hindi naman ako nag-umpisa ng gulo, ang wika ko. Oo, pero hindi mo pa rin dapat sinaktan si Joey, sigaw niya sa akin. Binabastos at sinasaktan ka na niya at pinagtatanggol mo pa rin siya? Sagot ko naman. Hindi ko naman sinabi na patayin mo siya sa bugbog para lang sa akin. Alam mo, mabuti pa na umalis na lang kami ni Joey dito kesa paguluhin mo pa ang sitwasyon dahil baka pare-pareho lang tayong mapapulis ng dahil sa'yo, sigaw ni Nina bago inalalayan si Joey na makalayo na. Alam kong mali pero pinigilan kong umalis si Nina noon.
Arvic, ano ba? Huwag mo nga akong hawakan kung ayaw mo na masampal ulit kita. Sigaw niya sa akin. Bakit ba kasi ang gago na yan ang sinasamahan mo? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Alam mo naman ang dahilan, hindi ba? At sa susunod na saktan mo ulit si Joey, ipapapulis talaga kita. Arvic, kaya please lumayo ka na. Sigaw pa niya sa akin. Papadudot, na iwan akong mag-isa sa may gilid ng kalsada habang sinusundan na lamang ng tingin ang papalayong si Nina na nakaalalay sa ex-boyfriend niyang si Joey. Mukha akong tanga na nagpipigil na maiyak noon hanggang sa mag-decide na akong sumakay ng kotse at dumiretso na lamang pauwi. Hindi na ako naghapunan at nagkulong na lamang sa kwarto ko. Mas lamang kasi ang kirot sa dibdib ko na nararamdaman kesa sa kumakalam na sikmura ko. Naiyak na rin ako ng gabi na yon, Papa Dudut, dahil umaasa na ako na pwedeng maging kami ni Nina. Umaasa ako na ako ang pipiliin niya kapag nagkaharap-harap kaming tatlo. Ako kasi ang kasama ni Nina noong pakiramdam niya ay lubog na lubog siya sa sakit dahil sa panloloko sa kanya ni Joey. Ako ang karamay niya at palaging nasa tabi niya at kahit kailan ay hindi ako gumawa ng bagay para masaktan siya. Pero kahit na anong effort pala ang gawin ko para mapasaya si Nina ay hindi pa rin pala sapat yon para ako ang piliin niya. Sinimulan ko nang iwasan noon si Nina, Papa Dudut. Hindi niya na rin naman ako tinetext o tinatawagan pa. Nagkataon din na nalipat siya sa ibang production area kaya madalas ay hindi na kami nagkakasalubong o nagkikita malapit sa opisina ko. May isang buwan pa ang lumipas na gusto ko sanang kausapin si Nina. Gusto ko nang makipag-ayos sa kanya kahit na wala namang kaming relasyon na nasira. Gusto ko na mag-usap ulit kami at bumalik sa dati naming closeness. Pero pinigilan ko rin ang sarili ko dahil ayoko nang gawing kawawa sa harap niya o sa paningin ng ibang tao, Papa Dudut. Sapat na yung pinamukha niya sa akin na kahit kailan ay hindi ako ang pipiliin niya na samahan at mahalin. Ilang araw habang nasa coffee shop ako ay hindi ko inaasahan ang paglapit ni Nina sa akin. Naupo siya sa katapat ko at saglit niya akong kinumusta. Gusto ko talagang umiwas noon sa kanya kasi masaya pa rin ang loob ko. Pero pinigilan niya ako at doon niya sinabi na hindi naman talaga siya nakipagbalikan kay Joey. Anong ibig mong sabihin? Bakit ako ang ginagawa mong dahilan ng hindi mo pagbalik kay Joey? Naguguluhang tanong ko. Dahil ikaw na ang mahal ko. Hindi mo pa rin ba nararamdaman yon? Hindi mo ba nakikita yon na ikaw na ang mahal ko kaya ako nga nandito ngayon eh dahil ayoko nang balikan ang naging relasyon namin ni Joey na sobrang nagbigay sa akin ng stress. Ayoko nang masaktan ulit ng dahil sa kanya. Gusto ko nang sumaya ako at alam ko na mangyayari lamang yon kapag ikaw ang pinili ko. Kahit na hindi ako sigurado kung mahal mo rin ba ako, medyo naiiyak na wika niya. Alam mo ba kung gaano ko katagal na pinagdarasal na marinig mula sa iyo ang mga salitang yan? Ang tagal kong hiniling na sana'y dumating ang oras na ako ang piliin mo. Na ako ang mahalin mo, Nina. At akala ko ay hindi na talaga mangyayari yon. Akala ko ay hindi na ako magagawang mahalin ang babaeng mahal ko. Pigil ang mga luhang sabi ko dahil hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko mula sa kanya. Mahal mo rin ako? Tanong ni Nina. Matagal na, Nina. Matagal na kitang minahal mula sa malayong tingin, tugon ko. Sorry kung ngayon ko lang na-realize ang lahat. Sorry kung ngayon lang kita pinili. Akala ko kasi hindi na talaga ako makakalaya mula sa bulag na pagmamahal na nararamdaman ko para kay Joey. Pero nang dahil sa iyo, Arvic, ay alam ko na magagawa ko ng mas mahalagahan at mahalin ang sarili ko, ang wika niya. Huwag ka na mag-sorry, Nina. Dapat nga mag-thank you pa ako sa iyo. Salamat kasi binigyan mo ko ng ganitong pagkakataon para maiparamdam sa iyo kung gaano kita kamahal. At pangako, hinding-hindi kita sasaktan at palagi kong ipapaalala sa iyo na mahalaga ka at mas dapat mong pahalagahan at mahalin ang sarili mo kesa sa ibang tao, sagot ko sa kanya.
Papa Dudut, siguro nga sa totoong kwento ng buhay ay konti lang ang pinipili at minamahal ng taong mahal nila. At isa ako sa mga sinuwerte na pinili ng babaeng pinakamamahal ko. Hindi ako makapaniwala ng araw na yon, Papa Dudut. Kaya hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na maiyak. Naiyak ako sa sobrang tuwa na nararamdaman ko. Akala ko kasi ay hindi na pinakinggan ng Diyos ang dasal ko na sana ay maging masaya ako kasama si Nina. Yun pala ay medyo na-delay lang ang lahat dahil gusto siguro ng Diyos na mas ihanda namin ni Nina ang aming mga sarili para sa isa't isa. Kaya siguro ako nasaktan at kaya rin nalito noong una si Nina sa nararamdaman niya ay para magkaroon kami ng pagkakataon na mas maintindihan ang aming nararamdaman para sa isa't isa. May mga bagay naman kasi na hindi dapat minamadali lalo na kapag tungkol sa pag-ibig ang pinag-uusapan. Mula nga na magkaroon kami ni Nina ng relasyon ay mas inalagaan ko siya. Pinahalagahan at iningatan sa lahat ng sakit na pwede niyang maramdaman, Papa Dudut. Naramdaman ko naman noon na ako na talaga ang mahal niya, lalo na nang subukan pa ni Joey na guluhin ang relasyon naming dalawa. Ilang beses din siyang pumunta sa pinagtatrabahuhan namin ni Nina at pilit na hinihila ang girlfriend ko. Ilang beses ko rin tuloy siyang nabugbog hanggang sa pinablatter na nga namin siya para hindi na niya magawa pang manggulo sa amin ang girlfriend ko. Papa Dudut, naging swabe ang lahat sa relasyon namin ni Nina, lalo na nang sa wakas ay tigilan na kami ni Joey. Siguro kasi pareho kami ni Nina na seryoso sa isa't isa at pareho rin kaming faithful pagdating sa relasyon. Kaya hindi namin pinagdaanan ang mga problemang dumaan sa buhay magkarelasyon ni Nina at Joey. Pinaramdam kasi sa akin ni Nina na mula nang maging kami, ako na talaga ang lalaking pinakamamahal niya. Pero palagi ko rin pinapaalala sa kanya na dapat ay mas mahalin niya ang sarili niya kagaya ng pagmamahal niya sa buong may kapal bago ako. Naniniwala kasi ako, Papa Dudut, na kapag ang nasa itaas ang pumagitan sa relasyon naming dalawa ay mas magiging matatag kami at ang aming pagmamahalan. Ngayon, Papa Dudut, ay maglilimang taon na kaming kasal ni Nina at may dalawa na kaming anak. Ito na nga yata ang sagot sa lahat ng mga sakripisyo ko sa pamilya ko noon at sa paulit-ulit ko na pagdarasal na maging masaya naman sana ako at ang sarili kong buhay. Dahil wala na rin po akong mahihiling pa kundi ang mabuting kalusugan para sa aking pamilya. Maraming salamat po, Papa Dudut, para sa pagpili ng sulat namin ni Nina mula sa libu-libong sulat na inyong natatanggap sa araw-araw. Sana'y makapag-iwan ang kwento namin ng aral para sa gabi na ito. Lubos na gumagalang, Arvic. Palaging may dahilan kapag hindi ikaw ang pinili ng taong mahal mo. Pwedeng hindi siya ang nakatadhana na makasama mo sa habang buhay. At pwede rin na hindi pa oras para magkasama kayong dalawa. Pero kapag ikaw ang pinili niya na mahalin, ay dapat mong ingatan at pahalagahan ang tiwalang ibibigay niya sa iyo. Salamat, Arvic, sa pagbabahagi mo ng kwento kung paano nagsimula ang inyong pagmamahalan ng iyong asawa na si Nina. Tama ka nga na medyo naging madrama ang kwento mo dahil na rin sa mga pagsubok na pinagdaanan mo bago ka nagawang mahalin ang asawa mo. Ganun pa man ay masaya ako na hindi mo sinayang ang chance at tiwala na ibinigay niya sa iyo. Nararamdaman ko na mabuti ka talagang tao, kaya siguro ikaw ang pinili ni Nina sa kwento ng buhay ninyo. Ang sabi nga nila, ang mga mabuting tao raw ay mas lalong pinagpapala ng puong may kapal. Kaya naman sana ibigyan niya pa kayo ng maraming blessing at maging mabuti ang inyong kalusugan sa lahat ng oras. Lalo na sa pandemyang pinagdaraanan pa rin ng ating bansa sa ngayon. Magpakatatag lamang kayo bilang pamilya at palaging magpasalamat sa nasa itaas na gumagabay sa ating lahat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka.
bibigat. Dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.